Magandang araw mga bata! Ngayong araw na ito ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mga pananaw at paniniwala ng mga sultanato tungkol sa kalayaan sa Araling Panlipunan 5, Quarter 4, Weeks 3 and 4. Kaya't makinig ng mabuti at sabay-sabay tayo sa pagtuklas nito. Ang nilalaman ng lunsarang ito ay pagmamay-ari ng kagawaran ng edukasyon batay sa MELP. Sino man ay walang saklaw sa karapatang sipi ng kagamitang pampagtuturo. Sa nakaraang aralin, nabatid mo ang mga naunang pag-aalsa ng mga katutubong Pilipino. Nalaman mo ang naging dahilan ng kanilang pag-aalsa laban sa mga Espanyol at ang pagkabigo sa kanilang pakikipaglaban. Sa araling ito, maipaliliwanag mo ang mga pananaw at paniniwala ng mga sultanato, katutubong Muslim, sa pagpapanatili ng kanilang kalayaan. Mahalagang malaman at matukoy kung bakit naging matatag ang mga Muslim na ipagtanggol ang kanilang relihiyon at mapanatili ang kanilang kalayaan laban sa mga mananako. Kaya bilang mag-aaral, ikaw ay inaasahang natutukoy ang pamahalaang sultanato sa Mindanao at ang pakikipaglaban nito sa mga dayuhan. Nailalarawan ang pag-aalsa ng mga sultanato laban sa kolonyalismong Espanyol at napahahalagahan ang mga pananaw at paniniwala ng mga sultanato sa pagpapanatili ng kanilang kalayaan. Bago natin talakayin ang bagong aralin, maaari nating sagutan ang gawaing ito upang maalala nating muli ang mga nakalipas na aralin. Basahin ng may pangunawa ang mga sumusunod na pahayag at isulat ang tama kung ito ay nagsasaad ng pagpapahalaga sa mga katutubong Muslim sa kalayaan at mali naman kung hindi. Una, matatag ang paninindigan ng mga katutubong Muslim. Pangalawa, kinilala ng mga katutubong Muslim ang kapangyarihan ng mga Espanyol. Pangatlo, may pagkakaisa ang mga Muslim sa pakikipaglaban. Pang-apat, niyakap ng mga Muslim ang Kristyanismong dala ng mga Espanyol. At ang panglima, mahalaga sa mga Muslim ang kanilang pananampalataya. Ngayon naman, suriin ang larawan sa ibaba. Tungkol saan ang larawan? Ano ang ipinahihiwatig ng larawang ito? Ngayon ay iyong alamin ang mga pananaw at paniniwala ng mga sultanato o katutubong Muslim upang mapanatili ang kanilang kalayaan laban sa kolonyalismong Espanyol. Basahin ang teksto sa ibaba. Mga pananaw at paniniwala ng mga sultanato tungkol sa kalayaan. Mahalaga sa mga Muslim na mapanatili ang kalayaan, lalo na sa aspeto ng relihiyon. Ayon sa kanila, ang Islam ay hindi lamang isang relihiyon kundi isa ring paraan ng pamumuhay. Ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay ay umiinog sa pagsamba kay Allah. Ang kanilang mga paniniwalang panrelihiyon gaya ng sala o pagdarasal ng 5 beses sa isang araw ay manganganib na mawala. Bukod dito, dinatna ng mga Espanyol ang mga Muslim na may matatag at malakas na mga sultanato at may mabuting ugnayan sa Brunei at Indonesia kung kaya't malakas ang loob ng mga sultan na labanan ng mga Espanyol. Ilan sa mga pananaw ng mga Muslim ay kung masasailalim sila sa kapangyarihan ng mga Espanyol ay masasayang lamang ang kaunlaran at katatagang tinatamasa ng kanilang mga sultanato at ang kalayaan nila sa paniniwala. Higit ding katanggap-tanggap ang sultanato kaysa kolonyalismo dahil sa sultanato hindi sa pilitan na ipinasa sa ilalim sa kapangyarihan ng sultan ang mga dato o raha. Sa halip, kinikilala ang kanilang kapangyarihang mamuno sa kani-kanilang teritoryo kasabay ng pagkilala nila sa kapangyarihan ng sultan. Sa ilalim ng kolonyalismo,
Tanging ang mga mananakop na Espanyol ang kinikilalang pinakamakapangyarihang pinuno. Mahihinuha mula sa talumpati ni Kudarat sa mga dato na nagpasailalim sa kapangyarihan ng mga Espanyol kung bakit hindi nila dapat pinahihintulutan ito sa nasabing talumpati. Tinanong ni Kudarat sa mga dato kung nababatid ba nila kung ano ang ibig sabihin ng pagpapasakop sa mga Espanyol. Hinikayat din niya ang mga ito na suriin ang mga pangkat na napasailalim sa mga Espanyol gaya ng mga Bisaya at mga Tagalog kung paano ito inalipin ng mga dayuhan. Ipinaliwanag din niya kung paanong ang kanilang kapalaran ay matutulad sa mga nasakop na pilit pinagtrabaho ng walang bayad. Binalaan din niya ang mga dato na huwag magpadala sa matatamis na salita ng mga Espanyol dahil hindi naman tinutupad ang kanilang mga pangako. Mayroong tatlong matatag na sultanato sa Mindanao pagsapit ng 16 na siglo. Ito ay ang Sultanato sa Sulu, Sultanato ng Maguindanao, at Sultanato ng Buayan. Ang sultanato ay may aktibong ugnayang pangkalakalan sa bawat isa sa mga karating sultanato sa Timog Silangang Asya. Nabibigkis din sila ng kasunduang ipagtanggol ang bawat isa sa oras na kagipitan. Nilabanan nila ang kwersa ng mga Espanyol na sumalakay sa Mindanao sa serye ng labanang tinawag na Digmaang Moro. Dahil sa katapangang pinairal ng mga Muslim ay nanatili itong malaya hanggang sa pagkatapos ng kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. Ngayon naman, tutungo tayo sa tugon ng mga sultanato sa kolonyalismong Espanyol. Meron tayong dalawang reaksyon at sa bawat reaksyon ay may mga pangyayari. Unang reaksyon, pakikidigma ng mga Muslim. Ang mga pangyayari sa reaksyong ito ay inilunsad ang 6 na Moro War sa pagitan ng ika-16 at ika-19 na siglo. Noong ika-17 siglo, nagkaroon ng mabuting ugnayan ang mga sultanato ng Sulu at Maguindanao. Sa pamumuno ni Sultan Kudarat ay inilunsad ang kauna-unahang jihad o banal na digmaan laban sa mga Espanyol. At ang panghuling pangyayari para sa pakikidigma ng mga Muslim ay bunga ng jihad, nilisan ng mga Espanyol ang Mindanao at itinuon na lamang ang kanilang misyon sa Luzon. Pangalawang reaksyon, paglagda ng kasunduan ng mga Muslim. Ang mga pangyayari sa reaksyong ito ay, noong 1851, napilitang lumagda sa kasunduan ang mga Muslim dulot ng panggigipit ni Gobernador General Juan Antonio de Orbistondo. Ayon sa kasunduan, maibabalik lamang sa mga sultan ang kanilang kabisera kung kikilalanin nila ang kapangyarihan ng pamahalaang Espanyol sa Sultanato ng Sulu at mga katabing teritoryo nito. Nagkaroon ng magkaibang interpretasyon ang dalawang panig sa kasunduang ito. Una, para sa Espanyol, hudyat ito ng pagpapasakop ng mga Muslim. At pangalawa, para sa mga Muslim, ito ang pagkakaibigan at pantay na estado ng mga Espanyol at mga Muslim. Ngayon, tutungo tayo sa pagpapaunlad. Mga pamprosesong tanong. Ano-ano ang mga pananaw at paniniwala ng mga sultanatong katutubong Muslim sa Mindanao? Ano-ano ang magkaibang reaksyon ng mga katutubong Muslim sa tangkang pananakop sa kanila ng mga Espanyol? Ilarawan ang bawat pangyayari. At paano pinagtanggol ng mga sultanato o katutubong Muslim ang kanilang paniniwala laban sa mga Espanyol? At bakit ipinaglaban ng mga sultanato o katutubong Muslim ang kanilang paniniwala laban sa mga Espanyol? Mga tuwiran. At ang panghuli naman, bilang isang batang Pilipino, paano mo pahahalagahan ang ginawang pagtanggol ng mga sultanato laban sa mga dayuhang Espanyol?
At ngayon naman para sa yugto ng pagkatuto at mga gawaing pampagkatuto, meron tayong gawain sa pagkatuto bilang una. Ano to? Tukuyin kung sino o ano ang inilalarawan sa bawat pangungusap. Kompletuhin ang mga nakalagay na letra sa loob ng kahon upang mabuo ang tamang sagot. Una, naglunsad ng kauna-unahang jihad o banal na digmaan laban sa Espanyol. Pangalawa, ito ay ang pagdarasal ng mga Muslim 5 beses sa loob ng 1 araw. Pangatlo, gobernador-general na nanggigipit upang lumagda sa kasunduan ang mga Muslim at maibalik ang kabisera sa mga sultan. Pang-apat, ito ay tinatawag na banal na digmaan sa Mindanao sa pagitan ng mga katutubong Muslim at mga Espanyol. At ang panglima, ito ay tawag sa pamahalaan ng mga Muslim sa Mindanao. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 2, iguhit ang Islam Crescent Moon with Star kung ang sumusunod na pahayag ay nagpapaliwanag tungkol sa pananaw at paniniwala ng mga sultanato sa pagpapanatili ng kanilang kalayaan at espada naman kung hindi. Iwasto ang mga maling pangungusap. Una, ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga katutubong Muslim ay umiinog sa pagsamba kay Allah. Pangalawa, tumalima ang mga katutubong Muslim sa patakarang ipinatupad ng mga Espanyol sa bansa. Pangatlo, mahalaga sa mga Muslim ang pagpapanatili ng relihiyong Islam. Pang-apat, sa ilalim ng pamahalaang sultanato, tanging ang mananakop na Espanyol ang kinikilalang pinakamakapangyarihang pinuno. At ang panglima para sa gawain sa pagkatuto bilang 2, nanganib na mawala ang paniniwalang panrelihiyong gaya ng salat o pagdarasal ng 5 beses sa 1 araw. At para sa pakikipagpalihan, gawain sa pagkatuto bilang 3. Batay sa iyong binasang teksto, kompletuhin ang nilalaman ng graphic organizer sa ibaba. At para sa gawain sa pagkatuto bilang 4, gamit ang read and react, ipaliwanag ang pagpapahalaga ng mga Muslim sa kanilang kalayaan. At para sa gawain sa pagkatuto bilang 5, ipaliwanag ang iyong saloobin tungkol sa mga pananaw at paniniwala ng mga katutubong Muslim upang mapanatili ang kanilang kalayaan. At para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 6, bilang isang mag-aaral, mahalaga at makatwiran ba ang ginawang paglaban ng mga katutubong Muslim sa mga Espanyol? Bakit? Gamit ang call out, isulat ang sagot sa sagutang papel. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 7, ilarawan ang mga pananaw at paniniwala ng mga sultanato sa pagpapanatili ng kanilang kalayaan sa pamamagitan ng sumusunod na gawain. Pumili ng isa ayon sa iyong kakayahan. Gawin ito sa bond paper. So, ang letter A, pagguhit ng poster. B, pagsulat ng tula. C, pagsulat ng talata. At ito naman ay ang pamantayan sa pagguhit ng poster o larawan. Ito naman ay ang pamantayan sa pagsulat ng tula o sanaysay. Para sa yugto ng pagkatuto at mga gawaing pampagkatuto, para sa paglalapat, bilang isang batang Pilipino, paano mo pahahalagahan at maipagmamalaki ang nagawa ng mga sultanato o katutubong Muslim na ipagtanggol at mapanatili ang kanilang kalayaan? At para naman sa pagtataya,
Basahin ng may pangunawa ang sumusunod na pahayag. Isulat ang tama kung nagpapaliwanag sa pananaw at paniniwala ng mga sultanato tungkol sa kalayaan at mali kung hindi. Iwasto kung hindi tama ang isinasaad. Una, ang mga Muslim ay may matatag at malakas na mga sultanato at may mabuting ugnayan sa Brunei at Indonesia. Ikalawa, napasailalim ang sultanato ng Sulu sa dayuhang Espanyol at niyakap nito ang Kristyanismo. Ikatlo, hindi matatag ang mga sultanato sa Mindanao at walang kasundo ang ipagtanggol ang bawat isa sa kagipitan. Ikaapat, inilunsad ni Sultan Kudarat ang kauna-unahang jihad o banal na digmaan laban sa mga Espanyol, bunga nito nilisan ng mga Espanyol ang Mindanao. At ang panglima o ikalima, dahil sa katapatang pinairal ng mga Muslim ay nanatili itong malaya hanggang sa pagkatapos ng kolonyalismong Espanyol. At para sa pagninilay, ipabatid ang iyong personal na pagtatasa sa card ayon sa level ng iyong performance. At hanggang sa muli mga bata, basta't laging tandaan, mag-aral ng mabuti upang kinabukasan ay may patutunguhan.